Ini ang Infinite Radio Kalbayo. Infinite Radio Kalbayo. 96.5 sa iyo mga radio. Ang iyo official Info Music Radio. Iba! Magandang bukas. Good afternoon, Ses. Is it Hi! Ano araw ba ngayon? Monday? Monday? Yes, ikaw talaga. Nalimutan mo na agad. Para ang bilis na. It's Monday. It's the start of the week. My goodness. Utak hindi mo ba kasama ang Provinciano Party? Ang Provinciano Party list are actually in Cebu. Magkikita kami ni Kong Apid mamayang siguro this evening. Finally, magkikita kami. Kasi umiikot talaga sila. Tulad ng sinasabi natin, talagang sinusuyo nilang lahat ng bahagi ng Pilipinas. And today they're in Cebu. In fact, they were here since Friday. Nung Friday pa sila nandito. Hey, inggit naman ako. Hindi ako kasama sa inyong pagtatagpo. Nako. Meron pa namang marami mga pagkakataon. At alam niyo po, napapakinggan din rin po ang Basta Prong di Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng TYRB Cebu. Konti lang ang alam nila. Ang radyo din tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa radyo DWNX-FM sa Naga at TV Veritas sa Albay. Mga kaprongi, nasa FM MR Baguio 94.3 din tayo. Nasa DYDM Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga rin tayo. At sa Facebook page at YouTube channel Regional News Group Luzon. Kung kayo po ay may problema sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, mag-text o tumawag lang po sa aming mga hotlines 0998-978-2971 para po yan sa Smart at 0917-160-0611 para naman sa Globe o mag-email sa bastapromdilodi@gmail.com. Bukas din po ang aming programa sa mga gustong maging volunteer reporter sa pamamagitan ng Promdi Citizen. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa, hatid ng ating mga loading RMN reporters. Promdi Patrol! Patrol! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na, Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com. Promdi Lodi! Ayan, simulan natin sa Bataan. Ito na yung sinasabi nating meron ka nangang bakuna, may baon ka pa pauwi na 5 kilong bigas sa bawat pagbabakuna. Umarangkada na rin kasabay ng National Vaccination Day sa Bataan. Nag-uulat si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Kasabay ng pagsisimula ng National Vaccination Days mula November 29 hanggang December 1, ang pamahalang panlalawigan ng Bataan ay mamimigay ng 5 kilong bigas bilang maagang pamasko sa mga magsasagawa ng pagbabakuna laban sa sakit na coronavirus sa 3 araw na kampanya ng pambansang pagbabakuna mula November 29 hanggang December 1. Ito ay tinaguri ang handog sa bakunadong Bataenyo. Ayon kay Bataan Governor Abet Garcia, ang isang individual ay makakatanggap ng bigas pagkatapos ng pagbabakuna sa 5 inoculation sa 11 bayan at 1 lungsod sa probinsya, gayon din sa mobile vax on wheels. Ang bigas ay ibibigay sa mga tatanggap ng unang dosis, pangalawang dosis at booster shots. Aniya ito ay para sa kapakanan ng lahat habang nakikipagtulungan ang Bataan LGU sa kagawaran ng kalusugan sa pagsasakatuparan ng gawain ito at para na rin aniya sa inaasam ng Bataan na makamit kaagad ang herd immunity. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Sa Davao City naman, 50,000 individual target na mabakunahan sa 3-day nationwide vaccination event. Ito ang balita ni Radyoman Rick.
Province Barmarona ng RMN Davao. Target na lokal na gobyerno ng Davao na mabakunahan kontra COVID ang nasa 50,000 ng mga individual kada araw sa umarangkadang 3-day nationwide bayanihan bakunahan. Sa panayam ng Davao Media kay Dr. Josephine Villafuerte, City COVID-19 Vaccination Head, bukas para sa 12 anyos pataas ang lahat ng vaccination hubs para sa nasabing aktibidad. Sa pagsimula ng Vaccination Day ngayong araw, nasa daan-daang Davaoenos nang pumunta sa mga vaccination sites para magpabakuna. Muli namang inanyayahan ni Department of Health 11 Assistant Regional Director Dr. Lenny Joy Rivera ang lahat ng unvaccinated na magpalista na dahil anya. Wala umanong dapat ikabahala sa nasabing bakuna lalo na ngayon na may na-detect na naman na bagong variant ang Omicron. Base sa datos ng DOH 11, walang naitalang namatay sa COVID-19 na bakunado. Siniguro naman ang ahensya na may sapat na supply sa bakuna sa COVID ang Rehiyon 11 kung saan kaninang umaga dumating ang mahigit 30,000 doses ng Sinovac CoronaVac at mahigit 100,000 na Pfizer-BioNTech Comirna T vaccine sa Davao International Airport. As of November 29, 2021, nakatanggap na ng 5.6 million doses ng COVID vaccines ang Davao Region. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta From the Lobby. Thank you, Renz. Naku talaga, Jude, ang mga balita natin ngayon, puro tungkol sa National Vaccination Day. Yes. Which is good news. Yes. Kasi naman, alam natin, may dumadating na Omicron. Is it how you pronounce it? Tanong natin mamaya kay Dr. Ted. Omicron. Oo nga. Anyway, sa Surigao City naman, ilang mga doktor at nurses voluntaryong magbibigay serbisyo sa National Vaccination Day. Yan ang ulat ni Radyoman Jojo Ferrol ng RMN Surigao. Magbibigay ng voluntaryong servisyo ang ilang mga doktor at nurses sa tatlong araw na National Vaccination Days na magsisimula ngayong araw sa Surigao City. Ito ang binigyang diin ni Dr. Manolito Go, ang presidente ng Surigao Medical Association. Tinukoy nito na 10 mga doktor at pribadong mga nurses ang magsisilbi sa isa sa mga vaccination sites sa SC City Gym at Surigao City Gym. Inihayag nito na bilang pagtulong sa pamahalaan sa kampanya sa pagbabakuna laban COVID-19, kaya voluntaryo ang kanilang servisyong ibibigay. Sa Surigao City, sa loob ng 3 araw, may 12 hanggang 13 mga vaccination sites ang ipinakalat. Mula sa Surigao City, ako si Jojo Ferrol, nag-uulat para sa Basta Prompty, Lodi. Tuloy nga lang sinabi mo, Ses, puro nga talaga National Vaccination Day ang mga balita natin. Sa Cagayan de Oro naman, simultaneous National Vaccination Day, umarangkada na. Etong balita ni Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Personal na dinaluhan ni Cabinet Officer for Regional Development and Security o CORD Region 10 at Communications Secretary Martin Alunar ang 3 araw na National Vaccination Day laban sa COVID-19 dito sa Cagayan de Oro. Dinaluhan nito ang Barangayanihan Bakunahan ng Department of Health Region 10 na isinagawa sa Cronin Hall sa San Agustin Cathedral, layunin ng National Vaccination Day na makamit ang herd immunity sa bansa. Dito sa Cagayan de Oro, ang mga vaccination site para sa mga may edad na 18 taong gulang pataas ay ang Bunbon National High School, Bugo Elementary School, Kamamanan Elementary School, East City Central School, Gusa Elementary School, Indahag Elementary School, Kauswagan Elementary School, Pagatpat Elementary School at Tablon Elementary School. Samantala, ang vaccination site para sa adult at pediatric with no comorbidity maaaring magpunta sa Agusan Senior High School, Balulang Elementary School, Kugman Elementary School, North City Central School, West City Central School, Xavier University, City Mall Ipunan, Lemketkay Mall, SM City Uptown at SM Downtown. Para sa mga may edad 18 taong gulang, kailangan lang na magdala ng valid ID at ballpen. Samantala, para sa pediatric o may edad 12 hanggang 17 taong gulang, kailangan na magdala ng birth certificate o baptismal certificate, valid ID ng minor de edad at magulang o guardian. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Prompty, Lodi! Maraming salamat, Joanna Ricote. Patuloy ang pagdulong ng Ang Probinsyano Party List sa iba't ibang lalawigan. Simula pa noong Huwebes, ay nandito na sila sa Cebu para alamin ang pangangailangan ng mga kapwa Cebuanos at magbigay ng tulong. Ongoing ngayon ang pagbibigay nila ng ayudang bigas sa mga mangingisda sa Compostela, Cebu. Para bigyan tayo ng detalya, na sa Municipal Gym sa Compostela, si Victoria Diet, na pagkumbayin ko ito ng Compostela at Victoria. Sorry, baka sabihin mo, Ses, naku, fake na taga Cebu ako, Compostela. Staff ng Ang Probinsyano Party List, ano na ang nangyayari dyan, Vic? This is live na live. Nakikita ko sa camera. Hello, Vic. Mayong pag-abot sa Cebu.
Maayong hapon, Jude at Fest. Nagsimula na ang open forum at pagbibigay ng ayuda sa may 100 mangingisda ng Compostela, Cebu. Pinangunahan ito ng ang Provinciano Party List, Representative Alfred de los Santos at Compostela Mayor Froilan Quino. Bawat isang mangingisda ay makakuha ng 5 kilo na bigas. Sabi ng ilan naming nakausap, malaking tulong sa kanila ang ayuda. Pero masigit na mahalaga ay nabisita sila ng ang Provinciano Party List at nakita nila si Mayor. Bihira lang daw kasi na may nakikinig sa kanilang mga hinaing bilang sektor kaya na-appreciate nila ang ginagawa ng ang Provinciano Party List. Sinabi naman ni ang Provinciano Party List Representative Alfred de los Santos na patuloy silang tutulong sa mga taga-Compostela dahil naniniwala siya na mas magiging malaki ang kontribusyon ng bayan sa buong lalawigan ng Cebu kung mabibigyan ng sapat na kaalaman at training ang mga kapromti natin dito. Nangako rin ang Provinciano Representative na magbibigay ng lampas at iba pang fishing equipment para sa fisher folk ng Compostela. Ayon naman din Mayor Quino, buo ang suporta ng bayan ng Compostela para sa mga tulad ng ang Provinciano na naniniwala sa kakayahan ng mga Cebuano. Yan muna ang pinaka-latest mula sa Compostela, Cebu. Balik tayo niyo, Sir and Jude. Maraming salamat, Vic! Nako, walang katigil-tigil po ang Provinciano Party List na abutin ang mga malalayong lugar o maging ang kasuluk-sulukan ng ating bansa. Tapit lang po mga kapromdi at magkikita-kita rin tayo sa mga susunod na araw. At mga kapromdi, ramdam nyo na nga ba ang mataas na presyo ng bigas sa merkado? Yan po ang paksa natin mamaya kasama ang Department of Agriculture at ang posibilidad naman na ko, eto na ang kinatatakutan natin. Pagbabalik na mandatory ang paggamit ng face shield. Natawa ko doon talaga. Jude! Aba, kaninyong dalawang balita na yan na parehong nakakadismaya, no? Sa pagbabalik ng Basta from the Lodi. Programang may tunay na manasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Brondi, Lodi! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba idikalidad na pabahay, kalsada, o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting three in ones. Count three sets of Warrior 3 Pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness, even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches. And join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Well, para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. At itutuloy ang pagbabago. Basta from the Lodi, ang Provinciano, ang Provinciano, ang Provinciano Party List. Provinciano'y boses mo, from the para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan. Tunay na kaibigan, ang Provinciano. Basta from the
Basta from the Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, halaba itong pasensya. Kay waray man instant ha probinsya. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay laging proud sa aming pinanggalingan. Programang may tunay na manasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Prondi, Lodi! Mga ka-Prondi, sa kabila ng bagsak presyo ng bilihan ng palay mula sa 22 pesos kada kilo hanggang 10 piso kilo sa ibang panig ng probinsya, at habang ang presyo naman ng fertilizer ay dumoble ang halaga, nananatili pa rin mataas ang halaga ng bigas sa merkado. Tapos may nga mong kahingan na repasuin ng rice tariffication daw para hindi rin masaktan ng ating magsasaka at mapanatili ang ating commitment sa international agreements at mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Naku, magaling na ako magbasa ng script pero parang hindi ko naintindihan yun. Diba? Bobo ko sa ano? Sa supply, demand? Don't say that. Ngayong hapon, para sagutin ang mga issue kaugnay ng mataas na presyo ng bigas, makakasama natin si Assistant Secretary Noel Reyes ng Department of Agriculture. Magandang hapon po, ASEC. Magandang hapon, Ces at Jude, sa ating programa ngayon. Okay. ASEC, ang unang tanong, nasa kung daw po ang umentong 7 pesos kada kilo sa presyo ng bigas? Hindi po namin alam kung saan galing yung datos na yan. Ano? Pero anyway, ang regular milk po ngayon, ang kalakaran, based on monitoring, yung regular milk is 36 to 38 pesos per kilo. Yeah. Ito namang well milk ay nasa 37.50. Dito sa Muñoz, Commonwealth, 38. Ang pinakamataas sa Guadalupe, 44. No? All the rest, yung matataas na premium special rice, yan, mahigit 45 pesos po yun. So again, hindi ko malaman kung saan galing yung report na nakalap nyo. Ang regular milk po, 36 to 38 pesos per kilo. So you're saying there's no price increase? No, no. Wala po, wala po. Yun po ang kalakaran. In fact, ang regular milk rice natin, they are 2 to 8 pesos cheaper than in 2018. Okay? Bago mag... yun po ang mga pre-RTL RCEP days. No? Yung well milled naman, they are cheaper right now by 2 to 5 pesos. And premium and special rice are sold 1 peso and 6 pesos cheaper now than in 2018. Ay, ibig sabihin kasi yung RTL, nag-liberalize ng importation ng rice. Wala nang, tawag nito, quantitative restrictions. Anybody can import. Mm-mm. So this price you're quoting for us is both local and imported? Yes, yes. So dinidispute nyo po ang aming ulam? Na. Depende po sa ano, kung saan sorbet nyo ang ginawa, saan merkado, hindi po ba? So sa amin, yung Metro Manila pricing for this week and last week, nasa 36 to 38 pesos ang regular meal. Okay. Pero ang bilihan sa ng palay po malaking gap kumpara sa benta. Twice as much po. Ang rule of thumb says is that kung magkano ang presyo ng kalakaran sa regular milk, karamihan 'yun din ang kalahati ng palay. Kunyari 36 to 38. So ibig sabihin nasa 18 to 19 pesos ang kalakaran ng palay, no. Bumababa yan sa 14 pesos pag basa. Pero ang 14% moisture content yung tuyo na palay, yan nasa 17 to 19 pesos. Magandang presyo. Kalakaran. Kamakailan meron po kami namang ulat tungkol sa black bug na infestation. Malawak po na po ba ito o parang sa mga piling lugar lang? Alarming, no? Pero yung black bug na yan ay hindi po dangerous ngayon, no? Kasi tapos na yung anihan.
ang dangerous, yes, po, ibig sabihin na nakakapinsala po yan pag ang palay na nakatanim ay nagbubuntis pa lang, yung nagpo-form pa lang ng butil, yung kinakain nila. Pero yung seedlings, yung seedlings apektado, yung may, di ba, magtatanim ulit sila. Yes, pero hindi ngayon. Kasi anihan na, tapos na nga ang anihan, says, nag-surface lang sila dahil ang kabilugan ng buwan, 3 days before and after a full moon, nagsusurface ang black bug. At na-expose sila dahil na-harvest ng karamihan ng palay sa Nueva Ecija, sa Cagayan. So, andyan lang kasi sila eh. So, nung nag-full moon, lumitaw sila ngayon, wala na naman. Wala na naman incident. Okay, so nothing to, you're saying hindi dapat ipag-alala? Yes, opo. Mas lalo na sa magsasaka. At tapos na po kasi, hindi na sila, hindi mo, etong klase or species ng black bug na yan na hindi po nakakapinsala sa ating palayan. Okay, so iwan na muna natin yung palay at pumunta po tayo, kamakailan din, ay naging panauhin namin ni Jude yung chairman ng egg board or okay, egg producer. At ukol din sa pagtaas naman ng presyo ng manok at ng itlog. Mm-hmm. At ang kanilang idinadaing ay wala daw pagtulong ang DA sa kanila, lalong-lalo na when it comes to the importation of chicken, na parang sobra daw po silang natamaan nito. Yep. Siguro linawin natin na stress ang issue is ang patuka, yun po ang kinakomplain. Tumataas po ngayon ang halaga ng feeds. Hmm. Dahil po ito dun sa nangyari sa US, binagyo po, soya ang pinaka at mais ang pinaka main ingredient ng chicken feed, ng patuka, no? And then sabi nila at nagdoble na, eh, totoo naman po, dahil nga po dun sa nangyaring bagyo sa US where we source 80-90% of our soya. Mm-hmm. And then ito naman po yung ang problema naman, yung logistics, yung barko na magdadala dito, although may nakaload na, pero limitado po ang pagbiyahe dito. So again, they're saying they will have to cut down the production of eggs, no? Ibig sabihin magka-call sila ng mga inahin. Pero dire-diretso naman po ang pangingitlog niyan, pero natataasan na daw po, hindi nila ma-recover yung cost nila. So we're saying this kasi yun po talaga ang problema. Hindi po natin ma-control yun. Kaya pinapakyan na lang na yes, pwede sila magbigay ng markup. Yun po. Okay naman po naman sa ang range ngayon ng itlog is 6 to 8 pesos. Depende sa laki ng itlog. Okay. Pero ang wala bang magawa ang DA, for instance, in securing a steady supply of the feeds and inputs beforehand para as a way to protect them against fluctuation of prices, to hindi ba tayo maka-impact noon, or ano ba pwedeng gawing tulong para hindi sila masyadong apektado rin ng you know, price. For our part, says, yung coordination na lang doon kasi it's a private sector industry, yung feed millers, eh, no? Ang sa atin magagawa is pataasin pa ang ani ng soya, ng soybean, no? I-expand na natin yung soybean plantation dito sa Caraga at parts of Region 2. And also, ng mais. So, yan ang pang medium term. But on the immediate, ang magagawa lang po natin is to source from cheap countries where they offer the soya and corn. Kasi yung corn ngayon, patanim na naman, at nasa traders na yung karamihan ng mais, importation po ang sinosource na lang natin, pang-augment sa ating local production. So yun po ang pwedeng gawin natin to in the short term, linking them, partnership with the feed millers association, kinakausap naman po. On the medium term, yung palakasin ng produksyon ng mais at ng soybean para hindi tayo masyadong dependent yung, sa import. Sir, ba't hindi pa yung ginawa noon pa yung bakit medyo hindi, ginagawa naman, sis. No? Kaya lang kailangan natin ng pondo. Kasi ang binubuhos din ng pondo dyan, konti na rin. So again, kaya nga, itong nakaraang budget hearing,
pinakita ni Secretary William Dar na kailangan talaga mag-invest ang government at as well as the private sector dito sa corn, soybeans para sa livestock. Yung sa rice po, okay na eh. Yung sa corn and livestock, corn, soybean, at para sa livestock, yung po ang kailangan buhusan ng investment. Mm. Doesn't the private sectors, did not the private sector see any benefit in investing in that long time ago? Kasi yes, negosyante naman sila, hindi ba nila nakita na, you know, nakita po nila yung malalaki natin. Ng manok ang mga lahat ng tao dito, di ba po? Parang yun ang naging default, yun ang mura eh. Nga po. Fact, so, yung multinationals natin, thank you for San Miguel, the likes of San Miguel, Gokongwei, Rubina, yung mga ganun. Pero kailangan pa natin tumaya yung mga private sector to go into agribusiness. Mm-hmm. Yan po ang kailangan eh. And then they realize it now, dahil sa pandemic, that food, yung food security is should be the primordial concern of all, di ba? So, na-highlight ngayon, di ba? Plantito, plantita, ngayon nila na-realize natin na kailangan talaga mag-invest, magbigay ng investment sa agriculture. So, now that those qualitative restrictions are out, will we still be encouraged to increase our rice production and possibly even become an exporter? Kung baka mas gusto na lang, mas gustuhin na lang. That's the way forward. In fact, yun ang meat, heart and soul ng Rice Tariffication Law, ng RCEP, ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Talagang yearly, setting aside 10 billion, no? 10 billion investment for the rice sector, ang laki noon, 5 billion for machinery, 3 billion for seeds, 1 billion for credit, 1 billion for training, that's it. For the next 3 more years, no? 6 years kasi ang RTL. So again, ito, gumaganda na ang production natin ng palay. We had a record harvest last year, 19.4, and we're looking to breaching 20 million metric tons this year, the highest in the nation's history. Okay. Well, you know, when we listen to Secretary Dar and the DA, ang gaganda ng mga pronouncements. Tapos pag meron naman pong mga magpausap kami, magsasaka rito o mga organisasyon kagaya ng Egg Board, Paul, different picture. They're very, very... what is it? Critical. Yeah. Says, ayan naman talaga, no? We welcome that. Pero makikita naman natin ang advancement ng agriculture sector, no? You've been covering us, no, for the past years. Ang magandang improvement that despite this pandemic, despite the ASF, kung hindi, lugmok tayo, no? Sabi nga, yung ASF pulled down the performance of the agriculture sector kasi it went down by -16. Kung hindi lang sila, kung zero man lang ang livestock sector, ang ganda ng performance ng agriculture sector natin, buong bansa. Again, yung sporadic eh. Kung baga sa ano, yung puna nila this time of the year, laging ganyan. Tinutulungan naman natin, may consultation, no? Pag maganda yung lagay ng sektor nila, walang sinasabi tungkol sa DA. Pag masama, sisihin ng DA. Hindi naman ganun, Ses. Opo, opo. Jude. Sek, may binanggit kayo kanina, no, ng rice tariffication law. I also read it earlier na may mungkahinga na repasuhin ito. Yep. Which parts of it are under review and what need to be changed for the rice tariffication law po? Yeah, thank you, Jude. Yes, as per the batas ng RTL, no, magkakaroon ng midterm review. Kasi sa March 2022, in a couple of months, no, next year, magkakaroon ng midterm review ang Congress at ang Senate. Sila sa Senator Villar, sila sa Congressman Mark Enverga. Yung kung sino man ang upo na. No? But anyway, yan, titignan kung ano ang mga dapat i-tweak pa, i-improve. Kung anong dapat palawakin or what, expand, no? So again, ang maliban sa 10 billion, yung excess tariffs, no? Nakakakolekta tayo ng excess, aside from 10 billion, meron kagaya nito, from 2019 and 2020, may excess na 7.6 billion. So ginawa, ni-legislate nila
ng Congress na ipamigay sa mga rice farmers tailing 2 hectares and below na tigil 5,000 piso unconditional cash assistance. So yan po ang pinamumudmod ngayon hanggang end of December. So again, nakikinabang po ang mga rice farmers, lalo na yung mga maliliit. Ito yung from the excess ASEC, ano? Yes, yes. 7.6 billion. And 1.5 million farmers will be receiving early Christmas bonus of 5,000. Unconditional. Unconditional. Siguro, a couple regardless of weeks kung saan gasusin. Nasa Mindanao yata ang Department of Agriculture, kung naalala ko, no? Yes. I think you were in Mindanao giving yes, out also Tabato. Unconditional. Mm. In South Cotabato, yes. Okay, well, we thank you for your time, ASEC. Yeah, thank you always. To Cez, kayo, no, sa DCXL and Jude, and for this, no, from the, basta from the Lodi. On behalf of Secretary William Dar, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Tinig po yan ni Assistant Secretary Noel Reyes ng Department of Agriculture. Ngayon naman, ako, ito na. Ang pagbabalik. The return. I shall return. Parang Arthur, nako, na katapat lang namin yan. Sana naman hindi. Pero malalaman natin ngayon. Ayan. Iminumungkahi ng mga health experts sa gobyerno na ibalik ang 14-day quarantine period sa mga international travelers at ang ban flight sa mga bansa kasunod ng banta ng bago at mas nakakahawang COVID-19 variants. Ayon kay dating advisor in COVID-19 response na si Dr. Tony Lechon, dapat ay repasuin at ibalik sa mas mahigpit na quarantine dahil ang nasabing bagong COVID variant ay mas mataas ang transmission rate. Bukod pa dyan ay iminumungkahi rin ng health expert na i-prioritize ang pagban ng mga travelers na galing Hong Kong. Una na nag-issue ng travel ban ang Pilipinas sa bansang South Africa kung saan unang na-detect ang bagong variant. Kasama rin sa travel ban ang Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, and Mozambique. Parang ano, para akong nakikinig sa Miss Universe from South Africa, Mozambique. Samantala, kaugnay pa rin ang balitang yan, kinukonsidera naman ng pamahalaan na ibalik ang mandatory use of face shields kasunod ng banta ng bagong COVID variant na Omicron or Omicron na dati B1 something. Remember, we spoke about it just the other day. Ngayon, may bago na siyang pangalan. Kakarating lang kasi niya at kakalabas lang ng kanyang identity. Kaugnay niyan, makakasama natin si IATF Advisor Dr. Ted Herbosa once again. Dr. Ted, magandang hapon. Naku po. Ano po ang estado ng pagbabalik ng face shields? Magandang hapon, Jude. Magandang hapon, Cez. Face shields? Well, inihintay pa natin kung talagang dadating dito yung Omicron, ano? Ako, ang thinking ko, ang face shields will have to be used pag tumaas na naman yung ating test positivity rate, no? Naalala nyo, nung kasagsagan ng Delta, umabot tayo ng 29% test positivity. Ngayon, nasa 2.4% lang tayo. So, ibig sabihin nun, napakarami ng mga tao. 3 out of 10 people na ma-meet mo sa street ay positive. So doon mag-face shield talaga ako. Pero ngayong nasa below 2.4%, no, ang ating test positivity rate, hindi naman siguro kailangan pang ibalik. Although syempre kung ikaw ay high risk, pupunta ka dun sa 3Cs, yung closed quarters, nasa loob ng elevator, nasa LRT, pupunta ka sa crowded places at pupunta ka sa yung mga taong mga close contact, yung mga sa ospital, at dadalaw ka dun sa mga kamag-anak mo, mas maganda naka-face shield ka doon sa tatlong lugar na yon. Sir, reiterate lang natin kasi nung Friday, we spoke to DOH Secretary Duque. Sabi naman niya, pinaalala niya sa mga kapromdi natin that the Omicron variety is more transmissible. But sabi nga niya, ang mga bakuna that are available now and people are availing of sa ating, kasi timing, magandang timing, no? It's National Bakuna Days all throughout the country, are still effective. Tama po ba ito? Tama po yan, ano? You remember when Delta came, yan din yung sinabi nila, this variant is highly transmissible and may have vaccine escape, hindi epektibo. Pero nakita nyo, ginamit natin ng bakuna,
And ang Delta variant natin, nasugpo natin dito sa Pilipinas, hindi umakyat ng more than 23,000 a day. At ngayon, below 1,000 tayo, 800 a day tayo for almost 2 weeks now. So napakaganda, effective pa rin po ang bakuna. So yung mga hindi pa nababakunahan, andiyan na, naku, bukas ho lahat ng mga vaccination sites ngayon, pati sa mall yata at saka sa mga fast food chain, eh, meron ding mga vaccination center. So pwede ba yung hindi pa nababakunahan kahit ng kanilang first dose, eh, pumunta na at magparehistro na? Pila-pila talaga nakikita ko eh. Ay, maganda yun. That's a good problem to have. I do hope mag-pre-register sila para mas mabilis. Siyempre, mas mahaba ang pila pag ikaw ay pumili ng on-site registration. Kasi nga, sinabi nga, yung bakuna ay hinahanda yan eh. Kasi may numero ng tao o dose sa bawat bayal. So hindi naman pwedeng bubuksan ko yung isa tapos wala nang ibang tao. Kailangan talagang sapat yon. Kaya tinitipid din natin yan. Alam nyo naman, ginto yung mga dose na yan. At maganda mabakunahan ang mas maraming Pilipino. Nasa 45% pa lang tayo fully vaccinated sa buong bansa. Gusto nating umabot sa 55 to 60% fully vaccinated. So yan ang ating plano. Dadagdagan pa natin ng bayanihan bakunahan 2.0 sa December 15, 16 at 17. Dok, yung okay, siguro yung concern ko lang din or also ng mga kaprom din natin na this might be the pattern in the future, may bagong variant because genetically speaking the virus really, eto nga sabi nila jump in evolution, palagi nagbabago. What is the long term plan of the IATF to counter this? Kasi hindi naman pwede siguro na once a new variant comes out, sasabihin nila more transmissible, can escape immunity from vaccination, lockdown na naman tayo, balik na naman si 14 day quarantine, balik na naman. Is there a long-term plan to counter this? Dude, you should understand why mutations occur. Mutations happen kasi nagkakaroon pa rin ng transmission. So as long as we are not vaccinating areas like Africa at mababa ang vaccination rate sa kanya, kahit mataas pa tayo at 90% tayo, magkakaroon ng mutations dyan. So it's very important na mag-provide din tayo ng vaccine equity at mabigyan din ng bakuna yung mga bansa kagaya dyan sa Africa. Kasi kung yung mga minensyon mo kanina, Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, yes. Yung mga yan, napaka-low, parang wala pang 5% ng vaccine kanila. Which so, is why these are which the, is why there is some the faster mutations are okay. Correct. Kasi marami siguro tayong mga kaprom din nakikinig. Sa kanila, parang hindi naman ako lumalabas, ba't ako magpapabakuna? Yun po ang isang epekto ng pagpapabakuna, yes. Di ba? It lowers our transmission, even locally, it lowers the transmission locally and lesser chances to mutate. Hindi na siya pwedeng pabago-bago kasi at least naku-curb na natin at that point ang kanyang pag-mutate. Tama po ba? Yes, Jude. The WHO reported last week that vaccinations have a 40% decrease in transmission. Napakalaki, yes. No? Dati hindi nila alam yon. They did not know that when we started vaccinating this year. Ang alam natin ngayon is nakakatulong talaga siya bumagsak. At nakita mo naman, Metro Manila, tayo 92% fully vaccinated. No? Kita nyo, talagang bumagsak yung cases. And we never had this. Kahit last year, face shields lang naman ang ginamit natin panlaban last year. Nasa 8%, 9% yung test positivity rate natin. Kumonte, pero madami pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung hawahan. Pero this time with the vaccination na binuhos natin sa NCR, ang laki ng effect, di ba? Buong bansa ang nakanabang. So now, hahabulin natin, bakunahan naman natin yung kababayan natin to the 16 other remaining regions. Lalo na sa malalayong lugar, yung Barm, yung Car, yung mga lugar na hindi maabot at dyan nagbo-volunteer yung armed forces natin para pumunta sila sa mga GIDA, yung geographically isolated and disadvantaged areas para mabakunahan din sila. You know? Yeah. Kumbaga sila yung parang Africa natin eh, di ba? Correct, tama ka. Oo. Doc Ted, may nagmumungkahi na iba mag-travel ban for travelers coming from Hong Kong. We have to watch out yung ganyang very drastic approach, no? Kasi yung 2 cases in Hong Kong
are not in Hong Kong. They were traveling from South Africa. Yes. So ang importante dyan, you will ban Hong Kong once there is community transmission of Omicron. So parang illogical na bawal pumunta dito yung mga taga Hong Kong. Eh ang yung Omicron nila from South Africa. So ang ibaban natin South Africa at yung mga countries doon. So yung point of origin niya. Parang nung umpisa, di ba, dumating yung Delta sa atin, OFW. April yata sila naka-travel pero na-identify ng Philippine Genome Center nung Mayo na. May na, di ba? Kasi nga matagal naman yan bago i-run. So, pero by that time, nag-undergo na ng quarantine at hindi sila nakahawa. So ang outbreak natin ng ano nangyari, August, September na yung Delta outbreak. Pero nakapasok nun, meron nang na-identify as early as May na dumating noong April. So ganyan din yung sa Hong Kong. Dumating doon pero hindi naman siguro nakahawa. Hindi naman siguro nating ibaban muna ang China kasi magagalit sa atin yung China. All right, well, marami pong salamat, Doc Tedder, Bosa, Special Advisor to the IATF. Salamat po sa inyong panahon. Salamat, Seth. Salamat, Jude. At salamat din sa ating mga tagapakinig, mga Promdi at Lodi. Thank you. Puro Lodi lahat. Yeah. Puro Lodi. May pa-birthday greeting, Seth. Oo nga. Batiin naman natin ang ating station manager ng RMN DZXL 558. Happy birthday to you, Salvador Buddy Oberas. Happy birthday, sir. Abangan niyo naman mamaya, mga ka-promdi, 4-piece scholar, matagumpay ng engineering, na matagumpay na engineer ngayon. Ang promdi Lodi, kwentong yan sa pagbabalik ng Basta Promdi Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo-telebisyon, Ses Drilon, Basta Promdi Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting three in ones. Count three sets of Warrior 3 posts. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness, even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches. And join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation, isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat magkabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan, padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang, boom. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan, ang probinsyano. Ang probinsyano, likas na matulungin dahil lahat kamag-anak o kaibigan. Ang probinsyano, pagkumasinso sa bilay, simpleng hinahanap na kalikatan. Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto.
lamang may tunay na manasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Prondi, Lodi! Ayan, nagbabalik ang Basta Prondi, Lodi, at gaya ng ating nakagawian, good news tayo lagi pagka, oops, at good inspiration video. Go ahead, Jude! Ayun yun, you're on, yes. Ito ay good news at inspirational kasi yun ang gusto natin gawin. We end on a positive note para yung mga kaprondi natin nakikinig ay ma-inspire naman sila sa mga achievements ng ating mga guests. Sige, go ahead, Jude, at binubuksan ko pa lang ang aking... Okay, don't worry. So, ngayong araw, ibabahagi ng ating isang 40s beneficiary ang kanyang kwento ng tagumpay. Naku, nakagiti na siya. Ayan na pala, he's joining us kung paano mula sa ikaos talaga na buhay ay natupad ang pangarap na makapagtapos at pag-aaral at maging isang engineer. Live na live via Zoom, si Engineer Marvin Arnoza. Magandang hapon sa iyo, Arvin. At itatanong ko kasi mga kaprondi natin nakikinig, aling probinsya ka ba para maging proud din sila na kaprondi mo sila? Ano, ma'am? Good afternoon, ma'am. From Camarines po, Bicol. Ah, from Bicol. Talaga gagaling ng mga Bicolano, ha? Congratulations. Okay, talagang binasa ko yung script, ha? Pag hihikahos na buhay, hindi ko matry. Hindi ko mga beneficiary ka, there's a, yes, yes. Sabihin, hindi ka naman magiging beneficiary unless talagang kailangan. So anong edad po ninyo noon nung kayo ay tumatanggap ng 4-piece of pamilya nyo, yung inyong ina or ama? Nag-start po, ma'am, na maging beneficiary kami isa way back 2011, high school po ako noon. Then okay. Yung ESGP Pay Scholarship, which is ang requirement po is dapat 4-piece member ka, 4-piece beneficiary ka, nag-start po during my first year college po, 2014. Galing, congrats. Alam mo, pinili mo pang kurso, hindi basta-basta. Maging engineer, saludo talaga. Anong klaseng engineer pala, Arvin? Civil engineering po, ma'am. Ah, civil. Oh. Ang okay. bigat niyan sa math, di ba, no? Wala akong panlaban niyan. Very humble pa si engineer, eh. So, ano na yung mga naabot mong pangarap na bukod sa pagtatapos sa kolehiyo na dati naisip mong parang mahirap abutin? Ang masasabi ko, ma'am, ngayon is yung lisensya ko, ma'am, which is naabot ko last 2019. And yun, ma'am, yung hindi ko maisip dati na kaya kong pumasa ng board exam, pero ayun po, binigay naman ni God. This was before the lockdown pa, wala pang COVID-19 ito na nakuha mo. Yes, ma'am. Yes po, opo. Okay. Pero pagkatapos nun, syempre mahirap kumuha ng trabaho kasi nakuha mo na nga lisensya mo, graduate ka, but is getting a job more difficult with COVID sa field mo na civil engineering? Kasi I would think construction tumigil din, di ba? At some point. Bali, ma'am, pumasa kasi ako sa board exam is November 2019 and then nagkaroon kayo ng oath-taking last January 2020. And then, a day after ng oath-taking, diretso na po ako sa trabaho. Galing! Okay. Galing! So, you have a steady job up to now. Alam mo, just in the nick of time ikaw, ha? Di ba? Konting buwan na lang. Ano, yung pandemic. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh. Parang beating the red light, kumbaga, or just in the nick of time, nakuha niya yung lisensya at nagkatrabaho bago nag-COVID. Actually, sa totoo lang, parang sa tingin ko, nanunumbalik yung aktibidad sa construction and real estate. Nagkaroon lang ng mga tigil-tigil noon dahil lockdown, hindi makapagtrabaho. Yes, pero actually, talaga maraming proyekto, hindi ba, engineer? Yes po, ma'am. Yes po. Nung nag-lockdown, ma'am, nung kalakasan, ma'am, ng lockdown, nag-stop din kami for 2 months. Then after 2 months, diretso na po ulit kami. Tuloy-tuloy na. So ano nga yun ang mga tinatayo mo? Sige nga, sample na mo kami. Anong mga bahay ba yan? Building, gusali, simbahan. Po, ma'am, nandito kasi ako. Isang subdivision po, ma'am, mga single detached na bahay po. Private subdivision po.
Ah, okay. So, housing developer ang yung employer. Very good. Yes, ma'am. Okay. Marvin, mabalik lang tayo kasi four-piece beneficiary ka, no? Magkano lang naman yung nakukuha sa four-piece? You had to do something to augment it. At syempre, nagsumikap ka rin kasi this might be a good chance for you para ikwento yung anong ginawa mo rin para ma-inspire yung mga fellow four-piece na beneficiaries na maabot din yung naabot mo. Una, ma'am, since my high school days kasi mama, mayroong nag-adapt din sa akin na foundation from France, which is the EDM Foundation. More on na pag-mold naman yun sa amin, sa attitude namin, sa values namin. And then during college, yung mga lapses, yung mga kulang financially. So kailangan namin na i-take naman yung part na yun para i-counterpart yung tulong ng government. So sanay naman po ako bilang isang mahirap. Nagpo-opera, nag-aani ng palay, pumapasok sa construction construction jobs. So yun po yung mga naging part ko para at least mapunan yung ilang kulang. Wow, from construction worker to now civil engineer. Engineer, no? Ang galing ng shift. Nakakabilib actually. Maganda din yung ramdam mo ang hirap ng isang construction worker and alam mo yung trabaho. Binaanan niya eh. Tama ba, Marvin? Binaanan mo ang pagiging construction worker? Sabi niya, kasi yes, sabi. Yes, ma'am. Ako. Wow. Okay, wow. Yeah. So, what kind of boss are you? Diba? Kasi parang boss ka na ng mga construction workers, eh dumaan ka sa ganun. Anong klaseng boss ka? Mas maintindihan mo sila siguro. Yes, ma'am. Actually, yung respeto ko dun sa kanila, kahit engineer ako, tapos sila laborers, mga mason, never ko silang denigrate as ganun lang kasi alam ko yung hirap na pinagdadaanan nila. So yung respeto ko as an engineer para sa kanila, napakataas ko. Mm. Tsaka posible, isa kang halimbawa rin sa kanila na posibleng umangat sila, hindi ba? At tsaka actually, alam mo, engineer, marami ang kinakailangan rin para ma-address ang estado ng mga construction workers. Safety, insurance, alam mo yung ganon. Yes, sa ibang bansa, talagang sila protektado kasi kulang ang manual labor sa mga ibang bansa. Eh. Dito marami, pero dapat hindi rin natin, alam mo yun, baliwalain at yes, ma'am. Diba? Parang we have a long way to go in actually protecting our construction workers. Samantalang that's a difficult skill, ah. Yung ginagawa nila, di ba? At wis buhay, yung mga gumagawa ng gusali. Yes. Mga parang nagbabalanse sa mga yung mga maninipis na steel, di ba? Steel bars, my gosh. Ako naman, Ses, nagdududa talaga ako sa mga researchers natin. Ba't puro gwapo ang mga mga guests natin? Puro mga may asawa na ba si engineer? Yung itatanong ko. Wala ba po? Wala ba po? Wala ba po? Okay, talaga. Alam mo kasi maraming yan ang mga tanong May girlfriend na ba? Ako, Marvin, ako, talagang yung priority mo siguro ngayon is still career, di ba? It's building the career. Giving back to the parents, ganun ba? Or may pinag-aaral ka rin naman na kamag-anak? Actually, ma'am, I do have a girlfriend naman. Pero pareho naman kayo, ma'am, na... Pareho na ba? Pareho kami, ma'am, na family muna yung priority namin. And alam naman niya yung situation ko. And siya pa mismo yung nagpo-push sa akin na unahin ko talaga yung family ko kasi ito rin yung chance para at least mag-give back dun sa lahat ng sacrifices nila. Hindi lang yung family, actually napakarami pong tumulong sa akin during time na nangangailangan ko talaga. Ang takeaway ko sa sinabi niya. Salamat sa inspirasyon na ibinibigay mo sa amin. Ikaw ang aming From the Lord. Thank you, Martin. Salamat. Yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa ngala ng Tinig sa Kongreso at Totoong Tapromdi, Alfred de los Santos. Ako po ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon.
Ako naman po inyong sandigan na umaasang sa susunod nating Prombi Lodi guest ay single naman at walang girlfriend, si Jude Bacal. So magkatawang po nating abutin ang magandang bukas, Lunes na Lunes, parang feeling ko weekend. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. We'll see you tomorrow. Basta Prombi Lodi. Basta Prombi Lodi. Ini ang Infinite Radio Kalbayo. Infinite Radio Kalbayo. 96.5 sa iyo mga radio. Ang iyo official info music.